News Channel, truth that matters. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako po, Sabado na naman ng umaga, September 24 na 2022. At ilang araw lang Pasko na. Welcome po sa ating programang Pinoy Legal Minds. Atin po sa inyo ang kaalamang legal at payong legal para sa inyo mga kababayan. Live na live po tayo sa ating mga telebisyon via SMNA News at sa ating po mga radyo via DZAR 1026 Sunshine Radio at sa lahat po ng 17 ng mga Sunshine Radio Station sa buong Pilipinas at sa ating po mga social media accounts sa YouTube at sa Facebook. Kasama ang ating partner, si Kuya Mark Tolentino. Attorney, may buntag. May buntag, MJ, and sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI, and of course, sa lahat po ng mga social media pages natin, and of course, our favorite pastor, Pastor Apollo C. Kimuloy. Good morning sa ating pinakamamahal na honorary chairman. Ang programang ito ay naging posible dahil Kuya Mark sa kanyang leadership at ang layunin natin ang magbigay po ng payo at kaalamang legal. This is purely for information and education. Para lahat ng mga followers natin, mga viewers, alam po nila ang karapatan po nila, alam po nila ang batas para walang maloko dahil inosente sila sa batas. Dahil sabi pa ng civil code natin, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So in this case, wala nang idurante sa batas kasi nanood na po kayo ng Pinoy Legal Minds. Approve. Para po sa mga nais magtanong, meron tayong landline 887-1640 sa ating pong mobile number. Para po sa inyong mga katanungan, mamaya i-text nyo lamang po sa 0917-657-1026 at meron po tayong Zoom link. Isang click lamang po, nakapin sa ating pong Facebook at sa YouTube comments. Isang click lang, abay makapagtatanong po kayo mamaya ng live. Kamusta po kayo, Kuya Mark? Super busy ngayon. Of course, dahil hindi lang sa busy, natuwa ako sa mga opinion natin sa about yung kay Bong Navarro case naging trending. And of course, wala tayong pinanigan doon. Okay? Ang focus na natin doon, ano yung batas, at least alam na mga viewers natin, ano yung sitwasyon ngayon ni Mr. Bong Navarro. Oho. Bago ang lahat, Kuya Mark, sa ating paksa ngayong araw, mukhang hiwalayan na naman pala ang ating pag-uusapan. Yes, hiwalayan naman, but this is actually the last portion ng hiwalayan. Kasi first portion is the first part ng annulment of marriage. Yan. Then second is yung the second part, kasi yung void marriages, may tinatawag tayong voidable marriages. At ngayon, pag-uusapan po natin yung legal separation. Part 3 po ito ng hiwalayan series. Yeah, tama. Pero last option na yan, di ba, pag hiwalayan? Actually, hindi naman last option, but iba to sa annulment. Kasi annulment of marriage or nullity of marriage, void ang kasal. So, ibig sabihin, pag maging void ang kasal, pwede ka nang magpakasal uli. Kasi the effect of void marriages or voidable marriages, ang epekto nun, pag dineclare ng court, maging single ka. But in legal separation, hindi ka single. I-recognize lang na batas na hiwalay kayo, but kasal pa rin kayo. Aba, so bago yan, Kuya Mark, may mga natirang tanong last week po sa ating paksa na annulment of marriage. Una, kay Chai Suson sa Facebook. Good morning. May tanong lang po ako, Kuya Mark, pwede ba si lalaki mag-file ng annulment of marriage na hindi alam ng babae? Salamat. Actually, yung pag-file ng annulment of marriage, bawal yung hindi alam. Of course, may tinatawag tayong service of summon. First requirement sa service of summon, kailangan personal yung pag-serve ng summon. Pag wala naman yung tao doon, pwedeng substitute service. Ibig sabihin, hindi kailangan siya nakatanggap. Basta importante natanggap ng kamag-anak or doon sa last known address niya. Pag walang tao doon, hindi mo alam yung last known address through publication. So ibig sabihin, hindi important issue ang alam. Kung hindi, binigyan siya ng opportunity na malaman. Iba yun ha? Sa batas, iba yung alam sa binigyan ng opportunity na malaman. Ang sabi ng batas, bibigyan lang ng opportunity na malaman. Hindi natin obligasyon alamin niya. For example, publication in the newspaper. Kung hindi na binasa yung newspaper, hindi na kasalanan ng petitioner yan.
Ang sabi ng batas, hindi alam. Kung hindi, opportunity na malaman ang petition for annulment. Maraming salamat, Kuya Mark. Good morning, Kuya Mark. Wala po kaming marriage license, pero noong nagpakasal kami, ang gamit lang namin ay Article 34 na inisyo po ng lawyer. At ngayon daw ay naghiwalay sila ng asawa niya in less than a year after na magpakasal. Dahil nga, mentally abusing daw para sa kanya. Kahit before pa nakasal, eh, kaya nakapag-decide siya talaga to end the relationship. Ano daw pwede ang grounds for annulment? Yung case ng annulment, for example, yung tinatawag na marriage license, may exception kasi ang marriage license. Ang exception doon, kung nagsasama na kayo bilang mag-asawa for 5 years, wala namang legal impediment, binata si babae, o binata si lalaki, dalaga si babae, tapos at least 18 sila, 5 years, ang counting ng 5 years na yan from age of 18, walang problema. So, mag-execute lang sila ng affidavit na of cohabitation. In that case, hindi na kailangan ng marriage license. Assuming na walang marriage license talaga, pinalusot lang nila, nag-file lang ng affidavit for, in fact, hindi naman talaga cover the exemption, pwede sila mag-file ng annulment based on absence of marriage license. Pwede rin sila mag-file ng annulment based on psychological incapacity. Lalo na yung babae, abusive, psychologically abusive. So yung lalaki, naepektuhan yung pag-iisip niya because sa kanyang asawa. Don't forget, a psychological incapacity, pwede ang grounds doon dahil si babae ang may psychological problem or si lalaki ang may psychological problem. Thank you, Kuya Mark. May tanong na dito from Shen Reyes ng Facebook pa rin. Nag-divorce ako sa asawa ko, uncontested from US to Philippines. Dito pa ba ng annulment sa Pilipinas? Dahil sabi po sa SSS dito sa Pilipinas, kung hindi ka magpa-annul sa Pilipinas, lahat ng may iwan mo pupunta rin sa ex na dinivorce mo kahit nag-asawa ka na sa US. Yung divorce mo sa ibang bansa, as a general rule, hindi yan in-recognize ng Pilipinas. In the very first place, walang divorce yung Pilipinas. But, if naging US citizen ka na, so you are covered under American law. So in that case, kung nag-file ka ng divorce sa ibang bansa, yung divorce na yan, hindi din automatic sa Pilipinas. Mag-file ka din ng petition for recognition of foreign divorce dito sa Pilipinas. That's the time pag may court order na nirecognize ng batas ng Pilipinas ang divorce mo sa US, that's the time na ipakita mo sa SSS or lahat ng mga properties ninyo, kung mayroon man, para at least mawala kasi ang conjugal property in this case. Kasi epekto ng divorce or annulment, same ng epekto nun, maging dalaga ka uli. So another effect is yung conjugal properties. Kung mayroon man kayo, ma-dissolve na din yung conjugal properties ninyo. Alright, thank you, Kuya Mark. Ang ating paksa ngayon, Kuya Mark, hiwalayan pa rin ba? Ano po ba? Actually, hiwalayan, but ibang klaseng hiwalayan to. Oy. Kasi yung void marriages, it means ang void marriages, void from the very beginning. Or voidable marriages, valid ang kasal until i-declare ng court as void. Ibig sabihin, ang epekto ng void or voidable marriages, maging dalaga ka uli, maging binata ka uli. But in legal separation, hindi. I-recognize lang na batas na hiwalay na kayo, but kasal pa rin kayo. Ibig sabihin doon, MJ, kasi kasal pa rin kayo, kahit nahiwalay na kayo, kung may iba kang babae o may iba kang lalaki, pwede ka madibanda ng adultery, pwede ka madibanda ng concubinage, pwede ka madibanda ng Republic Act 9262, bawusin kahit na legally separated ka na. Kasi sabi ng batas, recognize lang na batas na hiwalay kayo, but the marriage bond is still present. Ang ibig sabihin doon, separation in bed and in board, but mag-asawa pa rin kayo. Aba, may sabit pa rin. May sabit pa rin. So, ibig sabihin, kung legally separated kayo, hindi pa rin kayo pwedeng magpakasal. Actually, itong legal separation, MJ, ito yung tinatawag na relative divorce. Divorce to. Binago lang na batas. Iniba ang pangalan. Ginawang legal separation. Bakit? Kasi nung binasa itong batas na ito, very powerful ang Catholic Church. Ayaw nila yung word na divorce. So ang ginawa ng mga congressman natin, yung manggagawa ng batas, pinalitan ang pangalan. From divorce, ginawang legal separation. But hindi ito absolute divorce. Relative divorce lang. Ang absolute divorce kasi ang epekto nun, pwede kang magpakasal uli. Like in US, in Japan, may absolute divorce doon. But in the Philippines, there's no such thing as absolute divorce. Ang tawag doon, relative divorce. Ang relative divorce, narecognize lang na batas na hiwalay na kayo. But kasal pa rin kayo. Aba, so hindi totoo na walang divorce sa Pilipinas? So hindi totoo yun, may divorce sa Philippines. This is one, isa ito sa example na may divorce sa Philippines aside sa
yung Muslim marriages natin, may divorce din. And third, yung mixed marriage. Ibig sabihin, foreigner at Pilipino magpakasal, pwede ang divorce doon. Kung relative divorce lang, Kuya Mark, eh ba't divorce? Parang walang silbi. Parang gano'n, no? Ay, di naman walang silbi. Di recognize lang na batas na hiwalay na kayong dalawa. Babae, lalaki, hiwalay na kayo ha, ba't asawa pa rin kayo? Eh. O, parang gano'n. Ang labo naman. Oh, so, yun ang sabi ng, yun ang tinatawag na legal separation. Parehas lang ba, Kuya Mark, yung legal separation at yung separation po ng mga properties? Iba yun. Yung legal separation, iba yung tinatawag na separation of properties. Hmm. Ang legal separation, kailangan may court order. Ibig sabihin, lahat dadaan sa korte. Hindi pwede magkasundo si babae at saka si lalaki na maghiwalay na. Kailangan dadaan lahat sa korte ang legal separation. Ang separation of properties, depende. Bago ang kasal, prenuptial agreement. Magkasundo ang future wife and husband, future spouses, na magkasundo sila paano yung marital, yung property relationship nila bago ang kasal. But after ang kasal, hindi na sila pwede magkasundo. Kung magkasundo man sila, kailangan ipa-approve pa yan sa korte. Lahat ng properties ng mag-asawa, kung gusto nila ihiwalay yung properties nila, kung kasal na sila, kailangan ng court order yon. But bago sila ikasal, nagkasundo na sila, hindi na kailangan ng court order. Ang tawag doon, prenuptial agreement. Second, in legal separation, necessary na maghiwalay ang mag-asawa. In separation of properties, hindi necessary na hiwalay sila. Pwede sila pa rin, mag-asawa pa rin sila, but nagkasundo sila na maghiwalay sila sa mga properties nila. Ihiwalay nila properties, i-divide. I-divide nilang properties, but kailangan ng court order. Grabe, no? Mahaba pa ang proseso nito. Tama. Di pala basta-basta. Ano ba ang mga grounds, Kuya Mark, para makapag-file tayo ng legal separation? Maraming grounds yan, MJ. Number one, yung tinatawag na repeated physical violence or yung tinatawag na verbal violence. Ibig sabihin, parang ginawa mong pansinbang yung asawa mo. Hmm. Ang nagger ka, maingay ka, palagi mong pinahiya yung asawa mo. Repeated physical violence or verbal violence. Second, hindi siya repeated. Physical violence lang. But in order to compel your wife or your husband to change religion or political affiliation, palagi mo siyang sinaktan kasi gusto mo na magbago ng reliyon or magbago ng political affiliation. Ayaw mo ni BBM, gusto mo sa ibang kalaban yan, doon siya mag-support. What? Yan, grounds yan for legal separation. Kung i-pressure mo yung asawa mo na magbago ng political affiliation, grounds yan for legal separation. Third, kung i-compel mo yung wife mo or yung anak ninyo na to engage in prostitution, grounds din yan for legal separation. Another, kung if you are convicted by final judgment of imprisonment for more than 6 years, kahit na pardon ka, grounds din yan for legal separation. Or if you are a drug addict ka or habitual alcoholism, grounds din yan. Bakla ka, tomboy ka, wait, grounds din yan for legal separation. Or you engage in bigamous marriages. Let's say, nagpakasal ka ng pangalawa in the Philippines or even abroad, grounds yan for legal separation. Or yung tinatawag na infidelity, may iba kang may kabit ka, grounds din yan for legal separation. Or yung tinatawag na sexual pervert. What do you mean by sexual pervert, MJ? Mas matuwa ka, mas satisfied yung sexual urge mo sa aso, sa kambing, kaysa tao. So may problema utak. You're a sexual pervert. Ibig sabihin, mas nasatisfied yung sexual urge mo kung yung partner mo isang aso, isang kambing, isang daga, kaysa tao. May ganon. Sexual pervert ka. Or you attempt the life, parang gusto mong patayin yung asawa mo, or you abandoned your wife or your husband for more than 1 year na wala namang reason, or walang justifiable reason, yun ang mga grounds for legal separation. So kumbaga, binibigyan ka ng proteksyon ng batas. Yes. So yun ang mga possible grounds. For example, yung asawa mo, sexual pervert. Mas natuwa yung asawa mo na yung palagi niyang kasama, yung aso, kasi ikaw. Yan, sexual pervert yung asawa mo. Grounds yan for legal separation. Hmm. Or yung asawa mo, palagi kang ginawa kang pansinbang.
Suntok ka dyan, suntok dito. Everyday, pinapahiya ka, sinasaktan ka. Yung asawa mo, gusto ng asawa mo na magbago ka ng reliyon or magbago ka ng political affiliation. Huwag mo suportahan si BBM doon ka sa ibang doon ka sa kalaban, doon ka sa mga rebelde. Yan, that's ground for legal separation. Eh, mukhang may kilala akong ganito kayo, Mark. Nag-iwalay ng eleksyon dahil ang gusto ng lalaki, pink. Oh. Ang gusto ng babae naman, pula at berde. Nag-iwalay sila. Nag-iwalay sila. Pwede pala yun. Oh, pwede ka. Grounds yan for legal separation. Grabe, no? Pero Kuya Mark, maintindihan mo yung batas. Kasi pag sinabi mong repeated physical violence and verbal abuse, eh talagang dapat mong ihiwalay sila kasi para hindi magpatuloy yung abuse. Oh, tama. So ibig sabihin, ito yung mga grounds na to protect naman yung mag-asawa. But yung legal separation na pinag-usapan natin dito, i-recognize ng batas na hiwalay kayo, pero kasal pa rin kayo. Yun ibig sabihin doon. Yung pa rin ang bottom line. Ano po ba, Kuya Mark, ang mga depensa naman? Para, syempre, tutulan yung legal separation. Example, mag-file si babae ng legal separation. Oh. Ano yung depensa ni lalaki? Yan. O, yun. Pwede. Number one, condonation. What do you mean by condonation? Pinatawad mo na yung lalaki. So, example, dinimanda mo ang lalaki ng legal separation kasi naiba siyang babae. Nangaliwa. Sabi na ni lalaki, nangaliwa nga ako, ba't pinatawad mo na ako? Hindi grounds yan. Condonation. Forgiveness is one of the grounds as a defense for legal separation. Pinatawad mo na eh. So, ibig sabihin, kasi pinatawad mo na, huwag mong gamitin depensa yun. Kasi pinatawad mo na yung lalaki na yan. Yung asawa mo, pinatawad mo na. Condonation. Second, consent. Pinayagan mo yung asawa mo na mangaliwa. Tapos, nung nahuli, sabihin mo, mag-file na ako ng legal separation kasi may iba kang babae. Yeah. Pinayagan mo na nga eh. Consent. Nalanghid. Nalanghid. Consent. Or third, yung tinatawag na sabuatan, collusion. Nagkasundo ang mag-asawa. Ikaw, babae, hanap ka ng iba. Ako, lalaki, maghanap din ako ng iba. Nagkasundo. Tapos, nung nahuli, nagkasakita ng loob, nagdimandahan silang legal separation. Grounds yan na ma-dismiss ang legal separation kasi nagkasundo na kayo eh. May sabuatan kayo eh. Collusion ang tawag doon. Or third, yung tinatawag na pari delicto. Yung pari delicto or mutual guilt. When say mutual guilt, si babae may problema, si lalaki may problema. Si lalaki ang gusto niyang katalik, aso. Si babae may ibang lalaki. Ibig sabihin, mutual guilt. May kasalanan si babae, may kasalanan si lalaki. Dismiss ang kasong legal separation kasi kayong dalawa ang may kasalanan. Panglima, ito yung pinakaan, 5 years lang. Kasi 5 years, kailangan you filed petition for legal separation only within 5 years from the occurrence of the cause. Kung nahuli mo yung asawa mo ng aliwa, 5 years ka lang pwede mag-file ng kaso ng petition for legal separation. Pag hindi ka nag-file, madismiss ang kasong legal separation on the grounds of prescription. Alright, meron tayong Zoom caller, Kuya Mark. Ang tanong niya naman ay regarding sa annulment. Si Ray ng Bulacan. Ray, magandang umaga. Hi, good morning po, sir. Morning. Morning. Anong problema mo, Ray? At si attorney na bahala. Attorney, good morning po. Magtatanong lang po sana ako. Doon po sa nag-file po kasi ako ng nullity of marriage, pwede po bang additional evidence yung birth certificate nung bata na anak ng misis ko sa iba pero isininod sa apelido ko? Yes, that's maybe it can be used as an additional evidence, but hindi lang dapat yun. It's only a collaborating evidence or supporting evidence lang yan. One of the best grounds for nullity of marriage is yung psychological incapacity. For example, is based on that. Kailangan psychological report ng isang psychologist. Number one yan, na as a grounds na may psychological problem ang asawa mo or ikaw mismo may psychological problem. That's why hindi nyo kayang gampanan ang obligasyon nyo bilang mag-asawa. Then, as a supporting evidence of your psychological incapacity, yung birth certificate ng asawa mo sa ibang lalaki, tapos ginamit pa yung pangalan mo na tatay. That's possible. Bakit? Bakit magamit na evidence yun? Kasi yung asawa mo sa antisocial. Alam mo ba, in-explain ko ano yung antisocial? Wala siyang feeling na guilty. Feeling niya, kahit mali, parang tama. Parang ganun. That's another ground for
That's one of the manifestation of psychological incapacity. So pwede maging supporting document yun or supporting evidence sa psychological incapacity on your part or on the part of your wife. All right. Okay, thank you. All right, thank you, Ray, sa iyong katanungan. No? May ganun palang mga kaso, Kuya Mark, no? May mga ganun. So, kasi if you are the husband, kung nabuntis yung babae, yung asawa mo, daladala mo yung bata, kamukha ako ba ito o hindi ko kamukha? Eh, kamukha pala ng kapitbahay ko. Ang sabi ng batas, if you are the husband, you are presumed to be the father of the child of your wife. Presume! That's why unfair sa mga lalaki kasi presume. Tapos hindi pala, pinaangkin ng batas aray na ikaw yung tatay ng bata na yan. Hindi pala ikaw ang tatay ng kapitbahay mo pala. Aray ko po. So that's why, kailangan ka mag-contest. That is our topic next time, next week, it's about paternity and filiation. Ayan. Yan. May comment sa Facebook, talong ko lang Kuya Mark, kung pwede bang karagdagang evidence, annulment case. Yun, sinabi niya kanina. At mamaya, sa mga magtatanong ha, meron po tayong text line at call line. Tawag lamang po kayo sa 0917-657-1026. Meron din po tayong landline, 8887-1640. Sa ating text line, 0927-540-2241. Kuya Mark, tanong ko lang, paano ba kung yung asawa ko hindi pipirma sa annulment? Maraming salamat po. Hindi kailangan pipirma yung mag-asawa sa annulment. Hindi naman ito diborsyo. Ang grounds ng annulment is based on law and based on evidence, hindi based on the agreement of the parties. There is no such thing as decision of the annulment of marriage based on confession or based on stipulation of facts. Walang ganun. Kailangan based on evidence and based on the jurisprudence and the law. Hindi pwedeng magkasundo ang mag-asawa kasi kung magkasundo kayo, nagpirmahan kayo na maghiwalay kayo, grounds yan na ma-dismiss ang kaso kasi bawal ang sabuatan sa annulment. Kuya Mark, paano pala pag may binili ako ngayong property tapos kasal kami pero nasa pangalan niya yung property kasi di naman daw siya nag-update ng documents at status since napakasal sila 2011. May lupa na po kasi akong nabili pero nasa title name ko. In that case, all properties, all properties na nabili ninyo during marriage or even after marriage are considered conjugal properties except pag may prenuptial agreement kayo, ibig sabihin may agreement kayo bago ang kasal ha. Kailangan bago ang kasal, magpirmahan kayong dalawa. Paano ninyo i-settle yung mga properties ninyo? Kung wala kayong pirmahan, wala kayong prenuptial agreement, all properties as a general rule are considered conjugal properties. Alright, pag null and void ang marriage at matagal nang hiwalay, makakasuhan ba pag may kinakasama ng iba? Di ba pwede makasal? Hindi pa kami natapos yung na-file nila na kaso, declaration of nullity of marriage, Kuya Mark. Yung declaration of nullity of marriage, kailangan na-file yon and approve. Kasi pag na-approve yun, epekto nun, talaga ka na. Binata ka na. Kung hindi pa na-approve yun, ibig sabihin, kasal pa kayo. Kung nagpakasal ka ng iba na hindi pa pending pa yung annulment ninyo, yung declaration of nullity of marriage, ibig sabihin, you engage in bigamous marriage. Alright, Kuya Mark. Nabanggit mo kanina, yung bang binanggit mo na parang prescription period, yun ba yung cooling off period ng legal separation? Iba yun. Yung cooling off period, yung prescription, kailangan mag-file ka ng legal separation within five years from the occurrence of the cause. Para nakita mo yung asawa mo na pinatulan yung aso, sexual pervert yung asawa mo, 5 years, kailangan mag-file ka ng legal separation. Kung hindi ka mag-file ng legal separation within 5 years, ma-dismiss ang kaso on the ground of prescription. Ang cooling off period, iba yun. Pag nag-file ka ng annulment ng legal separation, bibigyan ka ng batas, kayong dalawang mag-asawa, bibigyan ng batas ng 6 months para baka magkabalikan pa kayo. So pag-file ng legal separation, hindi gagalaw yung petition mo ng 6 months. 6 months, hindi gagalaw ang purpose nun. For example, nag-file ka ng legal separation. On the ground, yung asawa mo, nangangaliwa, legal separation. Hindi gagalaw yung petition mo. Walang hearing, walang trial, walang mga issues ng mga sampina. Wala. 6 months. Bakit? Bakit 6 months? Bibigyan ang mag-asawa ng pagkakataon, baka magkabalikan pa. Kasi, under the principle of law, the obligation of the state is to preserve the sanctity of marriage. Oh, so, kumbaga, hahanapan ng chance. Ano ng spark.
baka pwede pang magkaligawan uli, magkabalikan, 6 months. Yung naghiwalay, normally, yung naghiwalay, minsan nagkabalikan yan within 6 months. So that's why, within 6 months, cooling off period, wala mo nang galawan sa legal separation baka magkabalikan pa kayo. Pag nagkabalikan kayo, pwede naman ipadismiss ang kaso. Ganun yan. Wala pang gastos. Wala pang gastos. Tapos masaya pa silang dalawa. Pwede masaya. Depende sa... Pwede din. Kasi baka hindi totoo yung pagkabalikan nila. Hindi nagbago or ano. Tante, kung nagbalikan man kayo, nagkasundo kayo, paano nyo gagawin yung relationship ninyo? Anong gagawin ninyo? Kung nagkabalikan kayo, tapos nagkasakita naman uli, wala din purpose ang pagbalikan ninyo. Aba, si Marcelino sa YouTube, ask ko lang po kayo, Mark, gusto ko po magpaanal kasi di na kami nagsasama, simulang kinasal kami, kasi nasa abroad palagi at di ako nabigyan ng o nagkaroon ng anak, pero pwede po bang maging grounds yon yung kasal namin? Maanal. Pwede naman ang grounds nyo for annulment of marriage, psychological incapacity. Hindi naman pwede sabihin na hindi kayo nagsasama, annul din yung kasal ninyo. Hindi ganon. Psychological incapacity, maybe kasi hindi mo kayang gampanan ang obligasyon mo bilang mag-asawa o hindi niya kayang gampanan kasi mas mahal niya ang trabaho niya sa ibang bansa kaysa sa'yo, hindi kayo nakikita, wala kayong tinatawag na mutual love, mutual respect, mutual support, loyalty with one another, wala kayong ganun. So that may be a ground for psychological incapacity. Manifestation of psychological incapacity as a ground for nullity of marriage. From YouTube, at paano ko kung mag 4 years nang hindi kinakausap ang asawa, pero obligasyon niya sa mga bata ay tuloy-tuloy pa rin yung asawa lang hindi niya kinakausap? So kahit na 4 years, 5 years kayo hindi nagsama, hindi ibig sabihin hiwalay na kayo. In fact, if you read the law sa legal separation, pwede ka mag-file ng legal separation kasi sabi ng batas, abandonment for more than 1 year without justifiable reason, pwede ka mag-file ng legal separation. But hindi siya annulment of marriage. Kasi pag annulment of marriage, kailangan may proof ka na may psychological problem ka or yung asawa mo may psychological problem. Si Oira Cleto ng YouTube, paano po Kuya Mark, kung mas marami siyang oras sa computer games at wala na siyang oras sa akin, grounds ba yun? Depende kung hindi naman sa oras sa computer game. Kailangan as a ground for psychological incapacity, hindi niya kayang gampanan ang essential marital obligation of marriage. Ano ba yung essential marital obligation of marriage? Mutual love. Pag-ibig. Pagmamahal. Mutual respect. Yung tinatawag na loyal. Kahit nagko-computer siya, but yung pagmamahal niya sa'yo nandyan. Kahit na nag-computer siya, anong ginagawa niya sa computer, but yung respeto niya sa'yo, nandyan. At yung respeto mo sa kanya, nandyan pa rin. Hindi yan grounds. Kailangan as a ground for annulment of marriage based on psychological incapacity, hindi mo kayang gampanan ang essential marital obligation of marriage bilang isang asawa. So mababaw yung... Mababaw yung kung mahilig lang sa computer, pero mahal ka talaga niya. O ikaw mismo, mahal mo din siya. So walang problema yun. Kuya Mark, may tanong dito. Tanong ko lang kung ang asawang babae ang nagloko, sumama sa ibang lalaki, iniwan si asawang lalaki, ano po bang dapat ikaso sa babae? Pwede ka mag-file sa babae ng... Depende kung gusto ka ng ipaglaban yung kasal ninyo, pwede ka mag-file ng adultery. Isama mo yung kabit niya, demanda mo ng adultery. Or you can file nullity of marriage on the grounds of psychological incapacity sa asawa mo. Or pwede ka rin mag-file ng legal separation on the grounds of infidelity. Alright, Kuya Mark, sa mga gusto pong magtanong, ha, meron po tayong text line, call line, at meron din po tayong Zoom link. Nakapin po sa comment section po sa ating YouTube at sa ating pong Facebook account. Landline natin, 8887-1640. Sa ating pong mobile number, 0917-657-1026. Kuya Mark, standby tayo dahil sa pagbabalik natin, mas marami pang mga paliwanag at mas marami pang tanong ang ating tatanggapin dito sa Pinoy Legal Minds. Nais mo bang mapanood ang SMNI sa telebisyon?
Kung ikaw ay Sky Cable subscriber, narito ang mga channels kung saan pwedeng mapanood ang SMNI. Sa National Capital Region, Sky Cable Channel 162. Cebu, Sky Cable Channel 37. Davao City, Sky Cable Channels 14, 43 at 46. General Santos City, Sky Cable Channel 37. Zamboanga, Sky Cable Channel 53. Bacolod, Sky Cable Channel 37. Iloilo, Sky Cable Channel 36. Dumaguete, Sky Cable Channel 37. Baguio, Sky Cable Channel 14. At Lawag, Sky Cable Channel 10. Para naman sa mga Signal subscribers ay mapapanood ang SMNI sa Channel 186 sa buong bansa. Maaari ring mapanood ang SMNI sa Digital TV sa Davao City at Manila, pati na rin sa TV Plus at GMA Affordabox. Ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na ang SMNI sa inyong telebisyon. Dahil dito sa SMNI, taong bayan ang bida. Books and publishing have always been a great contributor for the education of Filipinos. But what does the future hold for the sector in the country? Good evening. You're watching SMNI. This is Business and Politics, and I'm your host, Dante Klinka. Let's know more about this with Charisse Aquino-Togade, the Executive Director of the National Book Development Board, an attached agency of the Department of Education, on SMNI's Business and Politics with Dante Klink and the Second. Frankly, how I might reimagine libraries today, but I don't want to put words in your mouth. Could you tell us, you know, a little bit what Book Nook is? The Book Nook, we really envision to decolonize reading spaces. If you go around the Philippines, we only have about, 1,400 to about 1,700 libraries. That is not enough for the entire population. Please, thank you very much. Thank you, thank you. All right. This Saturday at 7 p.m. Balik tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds. Kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, meron tayong caller from Cebu na sa Zoom, si Easter. Easter, magandang umaga. Good morning po. Oh, may buntag, Easter. May buntag. So may problema niyo. May buntag. Attorney, itatanong pa lang po. Kinasal po ako 16 years old. Tapos, ang ginawa ko po, yung hindi pa kasi strict noon, 1995. So ginawa ko po yung, change po yung date of birth ko po na ginawang 22 years old para lang po makasal kasi po nabuntis po ako. Mm. Tapos pagkatapos po ng kasal, yun eh, parang doon na po nagsimula parang nag-aaway na hindi na po okay yung relasyon. So naghiwalay po kami. Ngayon po, nag-file po ako ng case sa PAW. Pumunta ako ng PAW ng Declaration of Nullity of Marriage. Tapos po, may pag makakasuhan po ba ako pag may kinakasama? Okay. Ako na hindi pa po tapos yung case sa Declaration of Nullity of Marriage. Okay, ako muna ang masalita ha. Yung kasal ninyo, void yon kasi on the grounds of you are a minor. So yung kasal niyo void from the very beginning kasi nung kinasal ka, you are still 16 years old. Kahit na pinake niyo yung birth certificate mo para maging 22 ka, void pa rin yung kasal ninyo. Kasi ang totoo, you are still 16. But, kung may iba kang lalaki ngayon, pwede kang balikan. Bakit? There is a presumption of validity of marriage. Kahit void yung kasal ninyo, presume yun na valid yun. Presume yun na ang totoo, 22 years old ka, kahit 16 years old ka lang. So, huwag, kung may iba kang lalaki, tapos, assuming may iba kang kinakasama ngayon,
pwede kang mabalikan. Kung mag-file ang kaso ang iyong ex-husband mo. Kasi in the very first place, there is a presumption na valid ang kasal ninyo. Except kung mag-file ka muna ng nullity of marriage, then pag na-annul din yung kasal ninyo, na sa time na malaman niya na may iba ka, walang problema yun kasi annul na yung first marriage mo. Eh, ito po, hindi pa po kasi parang ano lang, may parang pupunta pa lang po. Hindi pa po yung boyfriend lang po. Pero okay, hindi na po nagsama. Boyfriend-boyfriend nga lang. Sabi ko nga, boyfriend-boyfriend, may asawa ka, bawal din yan. So kung mayroon ka man dyan, huwag mo nang masyado bully-bulgar yan. Kasi in the very first place, baka mabaliktan ka, madimanda ka ng adultery. Kahit magsasama kayo dyan, caught in the act kayo, nagsasama kayo sa isang kwarto, yes, pwede kayong hulihin dyan kahit walang warrant of arrest. In the very first place, caught in the act, you're committing a crime. Kasi may kasal ka pa rin ng iba. Kahit pending yung annulment ninyo or declaration of nullity of marriage, kasal pa rin kayo. There's a presumption of validity of marriage. So ang gagawin ninyo, kung may iba kang boyfriend dyan, walang problema, hindi naman kasalanan ang magmahal eh. Ang kasalanan, kung mali yung minahal mo. Ang kasalanan, wrong timing yung pagmamahal mo, yung ginagawa mo ngayon. So ang anong gagawin mo? Mag-file ka muna ng declaration of nullity of marriage. Pag na-annulled na, doon mo palang ipakilala na may boyfriend kang iba. Alright. Okay po. Pero po yung ginawa ko pong ano, yung change po yung, hindi ko kasi po alam na bawal. May mangyayari po sa akin o bawal yun. Meron bang ano bang tawag? Basta yun na yun. Basta mali yung ginagawa mo kasi pinalitan mo yung apelido mo o yung age mo from 16 to 22. Okay. Mayari sa akin. Thank you Easter ng Cebu. Sir Rocket Dana from YouTube naman, gusto ko sana mag-file ang annulment kaso masyadong mahal ang bayad. Meron po bang medyo mura ang bayad, Kuya Mark? Taganda mo po ito. Depende yan. Kumuha ka muna ng abogado. Kung gusto mong libre, may abogadong libre naman. You go to the public attorney's office or you pupunta ka sa mga legal aid sa mga law school. Law school dyan sa may Ateneo de Davao or MSU. May mga legal aid doon na kumuha ka ng abogadong libre. And kailangan ka din ng isang psychologist na libre. Kung gusto ka ng libre, mayroon din ganun. You go to the government hospitals, baka may mga psychologist na doon na libre. Then mag-file ka ng annulment of marriage. So in that case, baka makatipid ka. But you need to get those facilities from the government. Alright, Kuya Mark, pwede bang magkasundo ang mag-asawa na mag-file ng legal separation? Bawal. Bawal ang sabuatan sa legal separation. Same also with annulment. Mm. So in fact, sabi ng batas ha, that the judge or the court should exert effort na magkabalikan ang mag-asawa. Kahit mag-file ka ng legal separation, ang gagawin ni judge, baka pwede ba kayong magbate? Si judge maging mediator ng pagmamahal ninyo. Yun ang sabi ng batas. Sa legal separation, sabihin ni judge, oy lalaki, ligawan mo uli yung babae. Ikaw babae, magpaligaw ka naman. Huwag ka masyadong hard to get. Baka pwede ba kayong magkabalikan dyan? Yun ang gagawin ni judge. So, pagkatapos, sabihin ni judge, ni fiscal, mag-issue ng order si judge to the fiscal or the prosecutor to require the prosecutor to conduct collusion investigation. Kailangan imbestigahan ang mag-asawa kung may sabuatan ba sila sa pag-file ng legal separation. And bawal ang decree of legal separation based on the confession of judgment. Mm. Mag-confession inamin ni lalaki na bakla siya, bawal yun. Bawal yun na desisyon. Kailangan based on evidence. Or magkasundo yung mag-asawa na maghiwalay na sila, hindi pwede yun. Kailangan based on evidence, based on law. Yung sinabi ko mga grounds kanina, yun ang basihan para mag-legally separated sila, hindi based on the agreement or sabuatan ng mag-asawa. Pag nag-file ka ng legal separation, Kuya Mark, ano bang unang epekto nito sa batas? Okay. May papel ka. Ang papel mo, i-file mo sa court, petition for legal separation. Ano ang epekto nun? Number one, you are entitled to live separately with one another. Di ba, ang epekto ng marriage? Ang epekto ng marriage is cohabitation. Magsasama kayo bilang mag-asawa. Cohabitation, one bed, one room. Yun ang epekto ng marriage. But, pag nag-file ka ng legal separation, upon filing pa lang, kasal pa kayo ha, upon filing of the petition for legal separation,
you are entitled to live separately with one another. Automatic yan. Automatic yan. Upon filing pa lang. Wala pang court order, ha? Upon filing, entitled to live separately. Second, kung walang agreement ang mag-asawa, the court shall issue an order to delegate either the husband or the wife or third person to be the administrator of the conjugal properties. So, pwede mag-agree sila kung ang court mag-delegate kung sino ang maging administrator ng conjugal properties. And during the pendency of the case, the court shall issue an order, yung tinatawag support pendente lite or custody pendente lite. Ibig sabihin doon, during the pendency of the case, the court will issue an order paano ang support sa mga bata, paano, saan papunta ang mga bata habang naghiwalay sila. Kasi, di ba, separation, maghiwalay na sila. Ang tanong, ang mga bata, saan mapunta? Sa nanay ba? O sa tatay? The court shall issue a order for that habang pending pa ang kaso. Para po sa mga gusto pa rin magtanong sa ating pong palatuntunan, abay, meron tayong mga text on at call line, naka-flash yan yung mga screen, at sa mga nice magtanong via Zoom, abay, isang click lang at nakapin sa ating pong comment section sa Facebook at YouTube, maaari nyo po niyang gawin para makapagtanong po ng libre at ng live sa ating pong programa ngayong umaga. Meron tayong caller sa Zoom, si Lily Tulnero na Aklan. Lily, magandang umaga. Sir. Maying buntag. Good morning. Yes, Lily, anong problema mo? At si Kuya Mark nang bahala. Ang tanong ko lang, legal separation. Kasi po, yung asawa ko is kasal siya dati and then hindi sila nag-annul. Pero may anak siya, dalawa, and then kami, meron na din tatlo. Yung asawa niya dati is 2 times na din nag-asawa. So ngayon, meron din yun na late na yung asawa niya din. May anak din. So ano tanong niyo pa? Anong natanong niyo pa? Paano po mag-process na maging kami ay maging legal? Pakasal. Yes, para yes po. Para magpakasal kayo, simple lang. Kailangan dalaga ka, yung asawa mong lalaki, binata. Habang hindi pa annul yung kasal niya sa kanyang original na asawa, hindi kayo pwedeng magpakasal. Bakit? Kasi void yun. Kasi bawal ang bigamous marriage. Of course, may mga exception sa mga bigamous marriage like yung Muslim brothers natin na pwedeng magpakasal hanggang 4. But as a general rule, bawal ang bigamous marriage as a general rule. So huwag kang umasang pakasalan ka ng asawa mo habang yung asawa mo may ibang asawa. Otherwise, kung magpakasal kayo na yung asawa mo may ibang asawa pala, bigamous marriage yun. Madimanda ka ng bigamous marriage. Bigami, ikaw kasama ka, madimanda ng bigami, pati yung asawa mo madimanda ng bigami. Kahit po na nag-asawa na yung asawa niya? Hindi, kahit na ilang asawa yung inasawa niya, ang issue dyan, existing pa ba ang valid marriage? Existing pa ba ang kasal ng asawa mo sa ibang babae? Wala kang pakialam kung yung asawa, yung babae na yan, may iba-ibang kalaguyo. Walang hindi issue yan. Ang issue dito, existence of a valid marriage of your husband or boyfriend ba yan sa ibang babae. Habang valid pa yan, hindi ka pwedeng magpakasal. Otherwise, bigami yan. Pag bigami, pwede ka makulong hanggang 12 years kasama yung asawa mo. Ako. Okay. Now, Lily. Thank you, Lily. Ako from Aklan. Mukhang nagulat siya doon, Kuya Mark. Sinabi ko lang totoo, ha? Bakas na sinabi ko, walang personalan. Alright, si Shin Noroa Arias. Good morning po, Kuya Mark. If nasa legal age po ako, na po ba yung anak ko walang mga karapatan yung mother? Humawak ng financial support nila? Yung nanay, yung ano, tanong? Ano tanong? Hindi ko mag-gets ang tanong. Kumbaga, kung nasa right age na ba, yung mga anak, wala ba raw karapatan na humawak yung nanay sa kanilang finances? Ang support kasi, yung support na pinag-usapan dito, hindi lang financial ang pinag-usapan. Kasama sa support ang pagmamahal. Kasama sa support ang pag-ibig. Kasama sa support ang oras, pag-alaga. In fact, yung obligation to give support is including to give proper education.
yung mag-support until the, hindi until 18. Until matapos niya ang college degree. Yun ang sinasabi ng batas sa support. Ang support naman sa nanay, hindi ibig sabihin na yung mga anak nila right age na wala na support. Ang support kasi ikaw tatay ka, ikaw asawa ka. Mawala ba ang support mo sa asawa mong babae kasi yung mga anak niyo malaki na? Hindi. Ang support lifetime 'yan kasi ang support na pinag-usapan natin dito kasama ang pag-ibig. Ibig sabihin ba kasi malaki ng anak niyo, hindi mo wala ka nang obligasyon na mahalin ang asawa mo? Hindi ganoon. Ang pagmamahal sa asawa mo, lifetime commitment 'yan. Mutual love, mutual respect, mutual fidelity. Lifetime 'yan, hindi ibig sabihin na yung anak niyo 20 anos na, 30 years old na, 40 years old na kayo, matanda na kayo, wala na kayong obligasyon maglabing-labing. Tuloy pa rin ang maglabing-labing ninyo mag-asawa. Alright, si Felix ng Quezon City, kay Mark, nasa ating linya. Felix, magandang umaga. Ano kaya, Tony Mark, yung mga taong nag-divorce sa ibang bansa, paano po yung mga ari-arian dito sa Pilipinas? Ang tanong sa divorce, valid ba ang divorce sa ibang bansa para ma-recognize yan dito sa Pilipinas? Maging valid lang yan kung mixed marriage or naging American citizen or naging Japanese citizen or anong citizen ba yan, nagpa-naturalize doon, nag-file ng divorce, in that case, pwede ma-recognize yan sa Pilipinas. But hindi automatic, mag-file mo na ng divorce dito sa Philippines. Mag-file mo na ng petition for recognition of foreign divorce. Pag na-recognize na ng foreign divorce, kung may mga properties kayo, ma-dissolve na yung conjugal properties ninyo kasi in the very first place, divorce na kayo. Same effect din yan sa annulment of marriage. Alright. Felix, maraming salamat. Ipapail po sa korte yung pagdi-divide ng aming ari-arian. Bago nyo i-divide yan, kailangan nyo ma-recognize yung divorce nyo sa ibang bansa. I-recognize dito sa Pilipinas, ang tawag doon, petition for recognition of foreign divorce. Pag natapos na yan, mag-file ka ng petition sa court for the settlement of the conjugal properties. Salamat po. Right, thank you, Felix. Pag na-approve ang legal separation, ano mga epekto nito kayo, Mark? Pag na-approve ang legal separation, you are entitled to live separately with one another. But the marriage bond still subsists. Don't forget, ha? Entitled na kayong maghiwalay sa bahay ninyo. Live separately, but the marriage bond still subsists. Second, yung conjugal properties will be dissolved and liquidated. But yung offending spouse, yung guilty spouse, yung share niya sa net profit sa conjugal properties shall be forfeited. Wala siyang share sa net profit yung offending spouse. Ibig sabihin yung nangaliwa, yung nangbugbog, wala na siyang share sa net profits of the conjugal properties. Not the conjugal properties, nandiyan pa rin yan. Yung net profits lang, wala na siyang share. Mapunta sa mga anak or sa innocent spouse. Third, yung custody ng mga bata, ng mga minor, mapunta sa innocent spouse. And pang-apat, wala siyang share sa inheritance. Yung guilty spouse. Right, Kuya Mark, may tanong si Renny Boy Palma Rosel sa YouTube. Paano po yung 7 years na kayong naghiwalay tapos gusto mong magpakasal sa iba? Makakasal po ba, sir? Walang problema. Pwede kang magpakasal ng iba. But bago ka magpakasal ng iba, ipa-annul nyo muna yung first marriage ninyo. Hindi automatic, ha? Sabi ko nga, walang expiration ang kasal. Hindi totoo yun na after 7 years na hiwalay, expired na yung kasal ninyo. Maybe ang expired ang pag-ibig, ang pagmamahal, but hindi ang kasal. Tuloy ang kasal because marriage is a lifetime commitment. Si Jess sa YouTube, good morning. Tanong ko lang, matagal na kami hiwalay ng asawa ko. Meron na siyang kasamang iba at may anak na rin sila. Pero sabi niya, di na daw siya kailangan magsustento sa mga bata dahil nasa legal age daw sila, Kuya Mark. Tama po ba ito? Ang pagsustento ng mga bata, may say financial support, tuloy-tuloy yan until matapos sila ng college. Okay, yun ang sabi ng batas. But for example, you're already 30 years old. Aasa ka pa sa magulang mo. Mahiya ka naman. Wala na yan. Ang support na pinag-usapan natin dito, yung financial support, until makuha mo yung college degree or until matapos yung bachelor's degree, ha? Baka may magtanong, paano kung mag-masteral ako? Paano kung mag-doctoral ako? Obligasyon ba ng magulang? Actually, hindi na. Sabi ng batas, ha? Very clear ang family code until reaching the makuha nila ang college degree. Alright, si Aster Archiosa Exiomo.
sa Facebook. Attorney Mark, pwede bang magpakasal ako na since married kami noong 1979, ay minsan na lang kaming magkita dahil buntis pa ako, may babae na siya at pinakasalan pa. Then after 10 years ay nagkaroon din ako ng karelasyon pero di naman kami nagpakasal. Kung hindi ka nagpakasal, dalaga ka pa. Kasi dalaga ka, so pwede ka magpakasal. Pwede ka magpakasal kahit may anak ka. Don't forget ha, kahit lima yung anak mo, iba-ibang lalaki, as long as single ka, pwede kang magpakasal. But kung wala kang anak, pero kasal ka, hindi ka pwede magpakasal ng iba. Basic yan. Ibig sabihin, magpakasal ka lang kung dalaga ka o binata ka. Kahit may anak. Kahit may anak. So hindi issue yung anak. Importante, binata ka o dalaga ka. Kasi yung kasal, sa batas naman yan, Kuya Mark. Oh, tama. So hindi totoo yun na, ay, hindi pala ako pwede magpakasal kasi may anak na ako. Hindi. Kahit may anak ka, basta dalaga ka, pwede ka magpakasal. Wala right. Problema yan. Si Flora Ederio sa YouTube, sa Facebook, tanong ko rin kayo, Mark, paano po yung nag-file ng divorce dito po sa Hong Kong? Pumirma naman siya, pwede na ba yun magpaanala ko? Yung divorce sa Hong Kong, hindi yan pwedeng i-recognize dito sa Pilipinas. Kung Pilipina ka or Pilipino yung asawa mo. Bakit? Kasi under the principle of lex nationali. Ano ba yung lex nationali? Ang lex nationali under the principle ng conflict of law or private international law. Ang ibig sabihin doon, if you are a Filipino, you are governed by Philippine law wherever you may be located. Basta ang pinag-uusapan, family law, family duties, family obligations, status ng pagkatao mo, governed yan ng Philippine law kahit saan ka man mapunta. Hindi ibig sabihin na kung nagpakasal ka sa Pilipinas, pag pumunta ka ng Estados Unidos, binata ka na, hindi ganun. Kung kasal ka sa Pilipinas, pagpunta mo sa US, America, sa Japan, kasal ka pa rin because you are governed under Philippine law. Hindi naman ang family law, iba yan sa criminal law. Ang criminal law, territorial and jurisdictional. But ang family law, kahit saan ka man mapunta, is based on your national law. So huwag niyo ihiwalay, huwag niyo ikumpara ang family law and yung tinatawag na criminal law kasi nagkakaiba yun. Alright, kaya Mark, paano po kung yung approved na yung legal separation pero nagkabalikan po yung mag-asawa, ano po yung gagawin nila? So, yun ang magandang question yan. Assuming legally separated na yung dalawa, tapos nagkabalikan. Mahal pala nila ang isa't isa. Yun. Anong gagawin nila? Mag-execute lang sila ng affidavit or manifestation of reconciliation. Affidavit of reconciliation, tapos i-submit nila yung affidavit of reconciliation sa court kung saan pending yung legal separation or kung saan approve ang legal separation. So yun yan, gagawa lang sila ng affidavit of reconciliation, i-submit sa court, pagkatapos nun, matanggal na yung tinatawag na decree of legal separation. Si Raul Recodo from Facebook, good day sir. Matanong ko lang po, ano ang kaibahan ng annulment sa legal separation? Napiliwanag mo to kanina, Kuya Mark. Plan ko kasi mag-file ng annulment or legal separation sa dati kong asawa. 10 years na kaming hiwalay. May kinakasama na rin siyang ibang lalaki at may dalawang kids na sila. Thank you po. Depende kung anong gusto mo. Kung gusto mo ba na hiwalay kayo, ba't kasal pa rin kayo? Legal separation. But kung gusto mo na magpakasal uli, kasi may iba kang iniibig, mag-file ka ng annulment of marriage kasi epekto ng annulment of marriage, binata ka uli. Pag binata ka uli, pwede ka magpakasal uli. Alright, si Ninita Manabat Valerio from Facebook. Good morning po for the questions sa declaration of nullative marriage. Ang reason po ay may affidavit of cohabitation kami to support yung Article 34. Pero yung salaysay sa cohabitation ay hindi totoo kasi hindi naman po totoong 5 years nagsama. Ano po ba ang documents ko dapat na ipasa para ma-prove na hindi po talaga na kami nagsama ng 5 years. Gagawa ka ng another affidavit. Kukontrahin nyo yung affidavit na inisyo nyo. Tapos, ang grounds ninyo, absence of marriage license. But mahirap yun. Kasi there is a presumption na valid yun, totoo yun. Mas maganda, kung annulment lang naman magpag-usapan natin, mas maganda mag-file na lang kayo ng annulment based on psychological incapacity. Kuya Mark, doon sa sagot mo kanina, ito ang part 2. Dahil ano naman po yung epekto sa conjugal properties kung nagkabalikan sila after ma-approve po yung legal separation? Okay. Ito yun. Example nagkabalikan ang mag-asawa. Mm. Tapos pending ang legal separation, pending ang kaso. Pag pending ang kaso, kahit anong stage yan, ma-terminate ang legal separation petition. Ma-dismiss ang petition for legal separation on the ground na
nagkabalikan sila. Paano naman kung na-approve na? Pag na-approve na yung legal separation, yung decree of legal separation, it shall be set aside. Wala na yun, mabaliwala yun. Pero, ang conjugal properties, yung separation of properties, shall subsist. And yung tinatawag na forfeiture of the share of the offending spouse shall subsist. Ibig sabihin, yung, di ba, ang epekto ng legal separation, mawala ang conjugal properties, magkahiwalay yung conjugal properties nila. Kung magkabalikan sila, hindi ibig sabihin na yung properties, ang properties nila, ibalik naman nila sa conjugal property. Walang ganun. Maintain ang paghiwalay ng conjugal properties nila. Yung separate properties nila, maintain yon. Except pag nag-agree sila na ibalik nila sa conjugal properties ang kanilang mga ari-arian. Si Mia Morfati, Kuya Mark, ng YouTube, ano po ang consequences kapag kasal na sa Pinas, pero matagal nang hiwalay. Tapos dito sa abroad, nag-file ng divorce, na-approve na, tapos sa pagkasal uli, pero dito pa rin sa abroad. Oh, yan. Ang consequence yan, yung divorce nyo sa ibang bansa, hindi yan i-recognize sa Pilipinas. Yung kasal ninyo, yung pangalawang kasal ninyo sa ibang bansa, hindi yan i-recognize sa Pilipinas, void yan. As don't forget that you are Filipino, kahit nasa ibang bansa ka, you are governed by Philippine law. So ibig sabihin, ang Philippine law ang mag-govern sa'yo if you're talking about family law, status, yung family rights mo as a husband or as a wife. So in that case, hindi yan ma-recognize sa ibang bansa. Ang unang gagawin mo, kung gusto ka talaga mag-divorce, magpa-naturalized American citizen ka. For example, American, pag na-naturalized ka na, mag-file ka ng divorce. Pag na-divorce ka na sa US, i-file mo yung decree of divorce mo dito sa Pilipinas. Mag-i-recognize, ipa-registered mo sa local civil registry ng Manila, yung decree of divorce mo, pag na-registered na, mag-file ka ng petition for judicial recognition of foreign divorce. Alright, si Isa Bautista from YouTube. Kuya Mark, yung asawa ko po, saktong panggatas ng mga anak lang namin daw ibibigay niya sa financial support sa dalawa naming anak. At ako daw walang support. Pero di ba may alimony na tinatawag for legal wife? Ang alimony is support yan. Don't forget, ang obligasyon sa mga bata, joint ang sabi ng batas. Ano ba yung ibig sabihin ng joint? Hindi lang obligasyon ni lalaki yun ang magbibigay ng support. Obligasyon din yan ni babae. Hindi naman si lalaki lang ang magulang. Si babae, magulang din yan. So babae at saka si lalaki ang magulang, obligasyon nilang dalawa na magbigay ng support sa kanilang mga anak. Support, kasama doon ang pagmamahal, pag-alaga, pagbibigay ng tamang edukasyon, we say, to finance the education, pagbibigay ng bahay, hindi naman bahay, kailangan may bahay ng mga anak ninyo, yan. May damit ang mga anak ninyo, may pagkain, kasama yun sa support na pinag-usapan. Joint yan. Ibig sabihin, obligasyon ni babae at saka ni lalaki. Uling tanong natin, Kuya Mark, from Rene Boy Palma from YouTube, paano po yung hiwalay kayo ng asawa mo? Tapos ever since, hindi siya nagbibigay ng financial support kahit sa pag-aaral ng anak namin. May pwede bang may isang pangkaso, sir? Salamat po. Yes, pwede. Kung ang lalaki kasi hindi nagbibigay ng support sa kanilang mga anak, pwede, that is under Republic Act 9262, BAUSI, Violation of Women's Rights and Children's Right, yung tinatawag na economic abuse. But don't forget, ang sabi ng batas doon, hindi nagbibigay ng support. Hindi yun, kulang ang pagbibigay ng support. Iba yun. Iba yung kulang na support sa hindi nagbibigay ng support. Don't forget, ang support na pinag-usapan dito, hindi natin itatanong doon kung magkano. Bakit? Depende kasi yan sa needs ng mga bata and depende din yan sa income ng mga magulang. Kasi depende sa needs ng bata, hindi wants needs yan. Hindi extravagant life ang obligasyon ibibigay ni tatay sa kanilang mga anak. Hindi wants needs. Kasi needs enough na to survive si babae, to survive yung mga bata. Yun lang ang support na mandatory na ibigay sa batas. Kuya Mark, ano po ba ang moral lesson natin sa ating paksa ngayong umaga, legal separation? Ang moral lesson natin dito, last option. Kung basahin mo yung batas, sabi ng batas ha, the court shall exert effort na magkabalikan si babae at saka si lalaki. Ibig sabihin, the moral lesson here is marriage is a lifetime commitment. Marriage is lifetime commitment and the obligation of our government or our state is to preserve the sanctity of marriage. Ibig sabihin doon, yung mga pinagsasabi natin doon, yung mga grounds,
simple lang yun eh. Ang daming grounds, but kung we summarize that grounds, simple. Ang babae at saka si lalaki may obligasyon to give mutual love, mutual respect, fidelity, mutual help or support. Yun lang. Kung magkaya mong gampanan yung basic, essential marital obligation of parents, walang legal separation, walang annulment, walang tinatawag na nullity of marriage, walang divorce. Basta yung apat lang. Ano yung apat? Mutual love, pagmamahal. Mutual respect, respeto. Fidelity, ibig sabihin loyal ka, faithful ka. And pang-apat, mutual support or help. Pag mayroon ka dyan, walang pamilya na masisira. Yo, Mark, saan po nila kayo mapapanood aside sa ating palatuntunan at paano po nila kayo makakontakt for free legal advice? For free legal advice, please call me sa mobile number natin 0917-329-5353 or 0968-881-1912 and please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw at sa YouTube page natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. 92 days na lamang mga kababayan at Pasko na at advance Merry Christmas po sa ating lahat. At syempre, maraming salamat sa ating pinakamamahal na honorary chairman, Pastor Apollo C. Quiboloy, sa pagkakataon, Pastor, na iyo pong pinakaloob po sa ating programa na magbigay ng kaalaman, usaping legal at kaalamang legal para po sa mga Pilipino. At syempre, next week ulit, same time, same station, dito pa rin sa ating programang Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also,